Pinagtibay sa unang pagbasa sa ikapitong regular na sesyon ng Sanggunian Panlalawigan noong Lunes, February 17, ang pagkakaloob ng financial assistance ng Pamahalaang Panlalawigan para sa pagpapatayo ng annex building ng Pamilihang Bayan ng Cabiao. Ayon kay Vice Governor Anthony Umali, ang pagpapatayo ng Pamilihang Bayan ay nakapaloob na sa mga proyekto at programang pinondohan sa annual budget ng provincial government na kanilang inaprubahan noong nakaraang taon. At yung po naman ay pasok na sa budget na inaprubahan po natin nubuhat pa noon last year. Kaya hindi ho kami nangangamba dahil according to our records ay pasok naman po sa mga napag-usapan na mga inallocate ng ating mahal na gobernador na yung budget para sa mga ganyang katulad ng Pamilihang Bayan ay pasok po sa naaprubahan po namin nung buhat pa noong nakaraang taon. Bahagi din anya ito ng regular na proyekto at programa ng Kapitolyo na ibinababa sa mga bayan upang makapaghatid ng serbisyo at malasakit sa mga Nova Ecijano. Yung mga regular na project ng ating provincial government, like tumutulong tayo sa mga LGU, like pagtatayo ng mga ng Pamilihang Bayan, katulad po dito, no? Ito po ay regular na proyekto ng Pamahalaang Panlalawigan. So humihingi po sa atin ng authority ang ating mahal na gobernador na makapag-MOA siya sa Municipality of Cabiao to Mayor Ramil Rivera. Nang sa ganon, maisakatuparan yung pagtulong ng dalawang LGU na maitayo yung Pamilihang Bayan ng Cabiao. Inaprubahan din ng SP ang pagbibigay ng otoridad sa Pamahalaang Panlalawigan sa katauhan ni Governor Aurelio Umali na makipagkasundo sa Department of Health at Recipient District Hospitals para sa mga programa at serbisyong pangkalusugan na taon-taon namang isinasagawa sa lalawigan. Kabilang din sa niratipikahan ng Sanggunian Panlalawigan sa ilalim ng Supplemental Agenda, ang Terms and Condition ng Loan Agreement ng Pamahalaang Panlalawigan at ang Development Bank of the Philippines na gagamitin sa pagbili ng medical equipment na may pondong 10 million pesos, pagpapatayo ng sariling rice mill na probinsya na nagkakahalaga ng 450 million pesos at commercial complex na nilaanan ng 550 million pesos. Sinabi ni Umali na makatutulong ng malaki ang loan na ito para sa tuloy-tuloy na programa ng ELJ Memorial Hospital sa pagbibigay ng serbisyong medikal sa mga nangangailangan at ang pamimili ng pali ng Kapitolyo para matulungang maiangat ang antas ng pamumuhay ng mga magsasaka sa probinsya. Meron tayong loan sa DBP. So, inaprubahan natin yung loan na nung nakaraan. So, nira-ratify lang natin pinagtitibay lang natin yung naaprubahan na loan. So, kailangan po yon as a requirement po sa DBP at requirement din po sa ating mga documents natin. Kaya yun po ay agaran po natin na inaprubahan na pagtibayin ng naturang pangungutang nang sa ganun magtuloy-tuloy na po yung ating programa sa Provincial Food Council at sa ELJ Hospital po natin. Nagpasalamat naman ng Vice Governor kay Governor Oy Umali at sa nagkakaisang miyembro ng SP dahil sa kanila anyang sama-samang pagsusumikap ay nagkakaroon ng agarang resulta o mabilis sa pagtugon sa mga kahilingan na may kinalaman sa paghatid ng serbisyo sa mamamayan bilang bahagi ng kanilang paglilingkod sa bayan. Asahan niyo po ang mga programang yan ay magtutuloy-tuloy basta nagkakaisa at may pagmamalasakit sa puso ng mga nanunungkulan sa ating lalawigan ng Nueva Ecija. Jovelyn Astrero para sa Balitang Unang Sigaw.